Friendle Tagalog Love Stories presents Maggagabi na, pero nasa labas pa rin si Zinaya. Umaasa na may bibili ng kanyang panindang damit na gawa sa paggaganchilyo. Kailangan kasi niyang makakuha ng pambayad ngayon dahil papaalisin na siya sa tinitirahan na apartment. Isa na siyang ulilang lubos dahil nagpakamatay ang kanyang ina dahil sa pagkalulong sa droga. Habang ang kanyang ama naman ay kinitilang buhay ng masasamang tao na hindi man lang nabigyan ng hustisya. Sa edad niyang 15, napilitan siyang buhayin ng sarili at makipagsapalaran sa Maynila. Ngunit hindi pala ito ganun kadali dahil para siyang isang daga na kundi kakayod o magbabanat ng buto ay matutulog na lamang siya na walang laman ng sikmura. Zinaya, bakit nandito ka pa rin? Anong oras na? Hindi ka ba natatakot? Babae ka pa naman at hindi mo ba alam ang sabi-sabi na maraming nawawalang dalaga ngayon? Sabi ng kaibigan niyang si Mark. Katabing apartment at may isang anak na binubuhay. Hindi naman ako pwedeng umuwi na walang pambayad sa apartment, Mark. Mapapalayas na kasi ako sa tinitirahan ko dahil 3 buwan na akong hindi nakakabayad. Pero wala na rin naman bibili ng ganitong oras. At saka hindi ka ba natatakot? Bakit naman ako matatakot? Mas nakakatakot na mamatay sa gutom kesa sa mga taong nahunguha ng mga babae. Abat kung pakakainin nila ako at bibigyan nila ako ng matitirahan, ako pa mismo ang sasama sa kanila. Biro ni Zinaya. Kitang-kita na kasi ang kawalang pag-asa sa mga mata niya. Hindi pa rin kasi niya naranasan makapagtanghalian ngayong araw. Tapos ngayon hapunan na. Napakahirap ng buhay sa Maynila. Wala rin siyang mapasukan na maayos sa trabaho dahil hindi siya nakapag-aral. Marunong naman siya sa wikang Ingles at magbasa, pero wala rin ang tumatanggap sa kanya dahil hindi siya nakapagtapos ng high school. Huwag kang magbiro ng ganyan, Zinaya. Hindi mo alam ang kaakibat na paghihirap ng mga babaeng dinudukot. Umuwi ka na lang at pahihiramin kita ng pambayad mo ng upa. Delikado na talaga ang ganitong oras. Ayaw ko naman na makita ka na lang na lumulutang sa ilog. Sabi ni Mark. Ngunit tinanggihan ito ni Zinaya. Hindi dahil ayaw niya, kundi nahihiya siya sa binata. Hindi na kasi niya mabilang kung gaano kalaki ang utang niya sa lalaki. Tapos ay dadagdagan na naman niya ng utang na loob dito. Hindi na. Marami ka nang naitulong sa akin. Isa pa, uuwi na rin yan ako. Mauna ka na, susunod na lang ako. Ililigpit ko na lamang ang paninda ko. Aniya. Sige, pero siguraduhin mo uuwi ka na ha. Delikado ng panahon ngayon, Zen. Sabi ni Mark, saka na ito naglakad paalis, kaya iniwan na si Zinaya. Naghintay pa ng 30 minuto si Zen, ngunit wala na talagang bumili. Kaya nagpa siya na siyang magligpit ng paninda. Sa kanyang pagliligpit, napansin niya ang itim na van na tumigil sa may gilid ng daan. Malayo ito kung nasan siya. Noong una ay hindi niya ito pinapansin o binibigyan ng pagdududa. Pero napansin niya ang 3 lalaki na lumabas dito, nakasuot ng bonnet sa mukha at may dalang mga baril. Nakaramdam ng matinding takot si Zen, kaya nabitawan niya ang tanga na paninda. Sa takot niya ay mabilis siyang tumakbo, pero sinundan siya ng 3 armadong lalaki. Tulong! Tulungan niyo ako! Malakas sa sigaw ni Zinaya habang tumatakbo ng mabilis. Ngunit ang 3 lalaki ay wala pa ring sawas sa paghabol sa kanya. Upang makatakas, sinubukan ni Zinaya na dumaan sa gubat upang iligaw sana ang mga ito. Panay din ang patak ng luha niya dahil sa labis na takot. Tama nga ang sinabi ni Mark. Hindi naligtas ang gabing yon. Panay sugat na rin ang paa ni Zinaya dahil wala siyang suot na sapin sa paa dahil mabilis din ang kanyang pagtakbo. Hanggang sa matanaw niya si Mark mula sa malayo. Halos magpasalamat siya sa Diyos dahil ligtas na siya. Mark, tulungan mo ako.
may humahabol sa aking tatlong lalaki, Mark. Aniya sa lalaki. Alam ko, Zen, kaya huwag kang matakot. Sabi ni Mark na tila walang pag-aalala sa kanyang muka. Sakalang unti-unting napaatras si Zen nang mapagtanto niya ang lahat. Mark, hindi ka naman nila kasapin, di ba? Please, natatakot ako. Pagsusumamo ni Zen. Nagkalat na ang mga luha at sipon sa kanyang muka na hindi na inalintana ang kanyang itsura. Pagod na siya at takot na takot. Pasensya na, Zen, pero kailangan ko talaga ng malaking halaga ng pera. May sakit na leukemia ang anak ko at wala na akong alam na pwedeng lapitan. Kaya mo ba ginawa to? Pasensya na talaga. Isipin mo na lang na isa na lang itong kabayaran sa lahat ng naitulong ko sa'yo. Patawarin mo ko, Zenaya. Patawarin mo ko. Lumuluhang sabi ni Mark bago naramdaman ni Zen ang masakit na bagay na tumusok sa kanyang leeg. Unti-unti siyang nanghina, kaya bumagsak ang katawan niya sa basang lupa. Panay lamang ang agos ng luha sa kanyang pisngi habang nakatingin kay Mark. Ang itinuturing niyang kaibigan, ang taong pinagkatiwalaan niya sa lahat. Sa huling patak ng mga luha ni Zen, nakita niya kung paano inabot ng lalaki ang kumpol na salapi. Hoy, punyeta kang babae ka? Kanina pa kita ginigising na animal ka? Napakislot si Zenaya nang maramdaman niya ang malamig na tubig na bumuhos sa kanyang muka. Ilang buwan na ba ang nakalipas? Hindi niya na maalala nang simulang mapunta siya sa poder ng mga masasamang tao. Ginawa siyang alila nito at paminsan-minsan ay sinasaktan din at ginugutom. Ano ha? Hindi ka talaga susunod sa akin? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na kapag alas 5 ay dapat gising ka na? Hindi ka prinsesa rito, Zenaya. Isa kang alipin. Sigaw ng matandang babae at saka siya pinalo ng hawak nitong tungkod. Napangiwi si Zenaya nang tumama ang palo ng matanda sa kanyang sariwang sugat sa braso. Hindi siya naglakas loob na magsalita dahil sa impyernong ito, ang boses niya ay walang kwenta. Umagang umaga pinapasakit mo ang ulo ko? Umayos ka na ron at simulan mo na magsilbi na magkaroon ka ng kwenta. Saka siya nito tinulak palayo. Walang buhay ang mga mata ni Zen na ipinitpit ang laylayan ng sira at maruming damit upang mawala ang tubig. Napanaginipan na naman pala niya ang dahilan kung bakit siya narito sa lugar na to. Naaalala pa rin niya ang ginawa ni Mark sa kanya. Zen, okay ka lang ba? Kumusta ang pakiramdam mo? Hindi ka naman ba nasaktan? Napansin ko na palagi ka nalang pinag-iinitan ng matandang yon. Nag-aalala ng sambit ng kaibigan niya dito na si Abby. Ayos lang naman ako. Ikaw, hindi ka naman nila pinahirapan kanina? Wala naman ang baso sa'yo, hindi ba? Umiling si Abby. Sa awa ng Diyos, wala naman. Pero ang inaalala ko talaga ay ang auction mamaya. Kumunot ang kilay ni Zenaya dahil walang alam ito tungkol dito. Auction? Anong meron? Bakit hindi ko alam ang tungkol dyan? Narinig ko lang sila kanina na may gaganaping auction mamaya. Ibibenta nila tayo, Zenaya. Hindi ko alam kung kanino pero balita ko ibibenta nila tayong lahat. Pumatak ang mga luha ni Abby dahil sa takot. Mas lalong natakot si Zenaya. Isang impyerno na nga mabuhay araw-araw sa lugar na yon. At magagawa pa sila nitong ibenta? Pero hindi ba maganda yon? Pwede nating gawing daan para makatakas sa tayo. Pero hindi mo kilala ang taong bibili sa atin, Zen. Mga demonyo sila, mga walang puso, at kaya nila tayong patayin sa isang pitik lang ng mga daliri nila. Napaisip si Zenaya. Dahil kahit ano pang daan ng pagtakas ay walang daan talaga. Mamamatay sila sa maling galaw nila. Nag-isip ng paraan si Zen pero wala siyang maisip. Dahil nagawa na niyang lahat upang makatakas. Pero palagi din naman siyang nahuhuli ng mga ito. At sa bandang huli, bugbog sarado lamang siya. Ganito na lang ang gawin natin.
Kapag may nakita tayo na bidder na sa tingin mo ay makakatulong sa atin, sa kanya tayo pumunta. O kung hindi man pwede, gumawa ka ng paraan makatakas ka lang. Dahil hindi tayo mabubuhay sa ganitong lugar, Abby. Mas mabuti pang mamatay tayo ng lumalaban kesa naman pumirmi dito. Naiintindihan mo ba? Mahabang linya ni Zen sa kanyang kaibigan. Tumango si Abby habang lumuluha. Naroon pa rin ang takot, pero wala na silang ibang paraan na maisip upang makatakas. Kailangan na nila makaalis sa lugar na ito, bago pa mahuli ang lahat. Madilim ang silid at panay ang panaghoy ng babaeng nakadikit sa pader habang nakapako. Umaagos pa ang dugo nito sa pader kung saan siya nakapako. Panay ang pakiusap ngunit tila bingi ang lalaking nakatayo sa veranda habang tanga ng kupitan ng alak. Pakiusap, Azrael! Patawarin mo na ako! Hindi ko sinasadya ang ginawa ko sa'yo. Napagutusan lamang ako. Anang babae. I don't care. Tinraidor mo ako, Amara. Matigas na sabi ng lalaki bago sumimsim ng alak. Ang lalaking walang awa ang mga mata, walang kinatatakutan, at higit sa lahat walang sinasanto. Kabaliktaran ng kanyang maamong mukha ang kanyang totoong pagkatao. Azrael, ang sabi mo mahal mo ako. Mahal? Hindi ako marunong magmahal, Amara. Isa ka lamang laruan na pinaglaruan ko at inalagaan. Ngunit nagawa mo pa rin ako saksakin patalikod. Nanlilisik pa ang mga mata ni Azrael habang nakatingin sa babae. Dahil sa galit ni Azrael, binunot niya ang kanyang baril at walang pagdadalawang isip na tinutok dito. Panay lamang ang pagmamakaawa ng babae. Pero walang makikitaan na awa para sa lalaki. Mabuti na lamang at biglang bumukas ang pintuan at iniluwa nito sina Andrew at Khan, ang mga kaibigan ni Azrael. Chill, mamaya mo nalang patayin yung babaeng yan dahil may babalita kami sa'yo na tsak magugustuhan mo. Sabi ni Andrew. Isang mafia boss na may hawak sa bansang Russia. Namalagi sa Pilipinas upang hanapin ang kanyang anak na itinago ng magaling na babaeng kanyang minahal. Siguraduhin yung ikaliligaya ko ibabalita niyo sa akin dahil sinira niyo ang paglalaro ko. Bored na sagot ni Azrael bago ibinalik ang baril sa tagiliran. May auction na gaganapin ngayong gabi at take note, maraming mga babae ang binibenta ngayon doon. Kadalasan mga anak ng mga mafia na bumagsak. Baka gusto mong kumuha ng bagong laruan. Sabi ni Khan, isa ding mafia, pero ang pinaghaharian ay ang bansang UK. Hindi mo na kailangang aksayin ang pawis mo sa babaeng yan. Kung po pwede mo naman palitan. Sabi ni Andrew. Sigurado ba kayo na wala akong magiging problema sa pagpunta sa lugar na yan? Ayoko magsayang ng bala. Khan, Andrew. Huwag kang mag-alala. Dahil naayos na namin lahat. Nakangising sambit ni Andrew. Muling bumalik ang tingin ni Azrael sa labas ng veranda at sumimsim ng alak sa hawak na kupita. Habang ang dalawang kaibigan nito ay nagsimula ng laklaki ng alak sa ibabaw ng mesa. Siya si Azrael, isang mafia boss at ang may hawak ng buong Pilipinas. Sa bansang ito, siya ang hari at wala pang tao na nakakapagpaluhod sa kanya. Wala ring makakagawa nito dahil hindi siya mangingimi na pumatay. Sa kabilang dako, naroon si Zinaya na pawis at namumutla dahil sa kaba at takot. 5 minuto na lang magsisimula na ang auction. Hindi lamang siya ang narito, kundi kasama niya din ang iba pang mga babae. Para silang mga manok na malapit ng bitayin. Mas malala pa sila sa hayop kung tratuhin. Zen, natatakot ako. Mahinang bulong ni Abby. Nandito ako at hindi kita pababayaan. Pagpapagaan ni Zinaya sa loob ni Abby. Napapikit si Zen nang marinig niya ang masigabong palakpakan ng mga tao sa labas. Dinig na dinig niya ang mga alulong ng mga demonyo at hayop na
mananamantala sa kanila mga kainosentihan. Hanggang sa dumating na ang kinatatakutan ng lahat nang bumukas ang malaking pulang tela. Lumantad silang lahat sa mga lalaking mukhang mga hayop na halang sa laman. Napakapit ng mahigpit si Zinaya sa kanyang posas dahil sa takot. Ladies and gentlemen, gusto kong ipakilala sa inyo ang specialties namin ngayong gabi. Pupwede kayong pumili ng nanaisin yung babae, pero kailangan niyong magbayad ng malaking halaga upang mapasa kamay niyo ang napupusuan na babae. Simulan natin kay number 20. 18, virgin, at anak ng dating mafia boss na natalo sa laban. Panay ang iyak ng babae, lalo na ng isang matandang lalaki ang pumili rito. Tahimik lamang si Zinaya at sinusuri ang paligid. Pero wala siyang makitang dapat na hingan niya ng tulong. Lahat ng tao na nasa harapan niya ay halang ang kaluluwa. Hanggang sa silang dalawa na lang ni Abby ang natira. Nagulat si Zinaya dahil meron siyang takot na naramdaman habang nakatingin sa matandang MC. Of course, ihuhuli ko ang special of the night. Sila si Abby at Zinaya, 24 at mga birhen, may mga problema nga lang, mga feisty ang mga yan. Mas lalong nagingay ang mga tao. 1 million, 5 million, 30 million. Malakas na sigaw ng mga ito nang si Abby na ang bibilhin. Mukhang natitipuhan nila ang ating Abby, wala na bang mas tataas dyan? Sabi ng MC. Pero nagulat si Zinaya nang umalis sa pwesto niya si Abby at pumunta sa harapan at lumuhod. Nagtataka si Zinaya kung bakit ito ginawa ng kaibigan. Saka lang niya napansin ang lalaki na nakatingin sa kanya. Nakasuot ito ng half mask ngunit hindi may pagkakailan ni Zinaya na kinilabutan siya. Sir, bilhin mo na po ako. Pakiusap. Sabi ni Abby sa lalaki. Marunong po ako sa lahat ng bagay at papapakinabangan mo ko. Nakikiusap po ako. Ayoko sa mga matabang baboy at mababaho tulad nila. Malakas na sabi ni Abby, kaya naman nagalit ang mga lalaking bumibili sa kanya. Ang binatang nakaupo na parang hari ay kanina pa nakatingin sa babaeng bakas ang takot ngunit nanatiling matapang. Hindi ito kagandahan kumpara sa babaeng nasa tabi, pero nakakaramdam na kakaiba si Azrael dito. Pero nawala ang tuwa sa labi niya nang lumuhod sa harapan niya ang isang babae. Nagmamakaawa na bilhin siya, ngunit napako ang mga mata ni Azrael sa babaeng gulat na gulat habang pinapanood ang kaibigan nito. Lahat po kaya kong gawin. Kaya ko kayong pasayahin sa kama, sir. Desperadang sabi ng babae na nagpawalang gana lalo kay Azrael. Anong masasabi mo, mister? Tatanggapin mo ba ang request ng one of my angel? Pero kailangan mo lagpasan ng 30 million. Sabi ng MC. No. Simpleng sagot ni Azrael. Kung ganun, ay tuloy ang bidding. But I want her. Sabay duro kay Zinaya na tahimik lang. Tulala lamang si Zen dahil hindi alam ang ire-react nang duruin siya ng lalaki. Sir, ako na lang po ang kunin mo. Hindi naman po totoo ang birhen yan eh. Masama pa ang ugali niya na isa lamang siyang basura. Anak ako ng isa sa... Isang putok ng baril ang nagpatigil kay Abby. Naihipa ito dahil sa takot, kasabay ng pag-agos ng dugo sa nadaplisang pisngi. Gulat man si Zinaya sa sinabi ng kaibigan na pinoprotektahan niya, ngunit umiwas siya ng tingin dahil nasasaktan siya. Zinaya, please ako na lang kunin niya, sabihin mo sa kanya. Pagsusumamo pa nito. Pero buo na ang desisyon ni Zinaya. Kailangan niya makawala sa impyerno na to. Kahit masakit sa kanya ang gagawing desisyon, dahan-dahan siyang naglakad sa lalaking nakatayo ngayon. Sa tangkad ng lalaki, nagmistulang gasol si Zinaya. Gamit ang nanginginig na kamay,
Kinuha niya ang kamay ng lalaki at hinawakan ito ng sobrang higpit. Please, kung sino ka man, nagmamakaawa ako na alisin mo ako sa lugar na to. At ano ang makukuha kong kapalit? Baritonong tanong nito na nagpalambot sa mga tuhod ni Zinaya. Buong tapang niyang inangat ang ulo at sinalubong ang tingin ng lalaki. Ako, ang katawan ko, kaluluwa, lahat ng sakin ibibigay ko sa'yo. Kaya pakiusap, kunin mo na ako. Bumigay na nga si Zinaya. Tumulo na ang mga luha niya sa kanyang mga mata dahil sa pagod at paghihirap. Mas pipiliin niya na mapunta sa kamay ng estrangherong lalaki kesa manatili pa sa impyernong lugar na to. Matutupad, aking Reyna. Bulong ng lalaki bago binarilang kadena na nasa paan ni Zinaya. Kinarga niya ito na parang bagong kasal at naglakad na parang hari na lalaki palabas sa lugar na yon. Isang linggo simula nang manirahan si Zinaya sa poder ni Azrael. Pero simula nang dalhin siya rito ng lalaki, ay hindi na niya ito nakita pang muli. Nakakulong lamang siya sa malaking mansyon kung nasaan ang lahat ng kailangan niya. Pagkain, damit, tirahan, kahit na napapalibutan ng lalaki ang kabuuan ng mansyon. Matapos ang gabing piniling sumama ni Zinaya sa lalaki, palagi niya nang iniisip kung ano nga ba ang nangyari sa kaibigan niyang si Abby. Isang mahinang katok naman ang gumising sa ulirat ni Zinaya. Unti-unting bumukas ang pintuan at iniluwan ito ang katulong na laging naghahatid ng pagkain sa kanya. Min, hindi sana ako kain ng hapunan. Pwede bang... Gatas na lang? Busog pa talaga ako. Aniya nang makita ang batang katulong. Eh, hindi naman ako nagpunta rito para hatiran ka ng hapunan, Zinaya. Bibihisan sana kita kasi darating mamaya si boss at gusto kanya makita mamaya sa pagkainan. Sinabi niya ba kung bakit? Pwede bang wag na lang ako bumaba? Dito na lang ako kamo. Sabi ni Zinaya na bakas ang takot sa mga mata. Tanda niya ang presensya ng lalaki. At nang masasabi niya, hindi niya gusto ang hatid nito sa kanya. Pero hindi pwede. Kasi magagalit si boss. Pero baka lang naman payagan niya. Hindi pa kasi ako handang makita siya. Isang lalaki ang niluwa ng pintuan. Ito ang lalaki na tatandaan ni Zinaya na nagtanggal ng posas niya. Tandang-tanda niya ang lalaking may malaking pilat sa kilay nito na lumagpas sa kanyang mata. Pero hindi naging dahilan upang mawala ang kagandahan ng lalaki. Ano sa tingin mo ang inaarte mo? Tandaan mo, babae, hindi ka dinala ni Azrael dito para mag-inarte. Sumunod ka sa utos niya at nang hindi tayo magkaroon ng problema. Malalim at puno ng pagbabantang sabi ng lalaki. Nakaramdam ng matinding takot si Zinaya, kaya nagbaba siya ng tingin. Kagat ang ibabang labi dahil sa pagpipigil na paglandas ng mga luha sa kanyang pisngi. Hindi niya maintindihan pero napakabigat ng nararamdaman niya. Hindi pa siya handa na makita ang tinatawag nilang Azrael. Isa pang muling lalaki ang pumasok sa loob ng silid kung nasan si Zinaya. Halos lumuhod na ang katulong na si Mint upang ipakita ang pagrespeto sa dalawa. Huwag mo naman sanang takutin ang babae, Kan. Baka nakakalimutan mo kung kaninong babae ang tinatakot mo. Sabi ng lalaking bagong dating na may nakakalokong ngiti. Tinapik pa niya ang lalaking tinawag nitong Kan. Huwag mong katakutan na isang to dahil masama ang gising niya. Magayos ka na. Dahil isang oras mula ngayon darating na ang amo mo. Sabi nito. Pwede ko bang malaman kung anong kailangan niya sa akin? Lakas loob na tanong ni Zinaya. What the actual freak? Hindi ba nag-iisip yung babaeng yan? Talagang itatanong pa sa atin kung anong kailangan ni Azrael sa kanya? Banas, nasinghal ni Khan. Ang bibig mo? Baka nakakalimutan mo kung kaninong babaeng pinagsasalitaan mo na hindi maganda. Alam mo,
Sawa na ako sa pagtatanggol mo sa lahat ng babae na dumating sa buhay ni Azrael. Lahat naman ng babae ay pinapas lang ng halimaw na yun. Kung may galit ka sa mga babae dahil niloko o tinredor ka, huwag mong idamay ang hindi sa'yo kan. Umalis ka na sa harapan ko at hayaan mo akong kausapin siya. Utos ni Andrew sa lalaki. Sumunod naman ito at nanlilisik ang mga mata na umalis. Napabuntong hininga si Andrew dahil literal na nagbago ang kaibigan. Simula kasing malaman niya ang ginawa ng nobya nito, mas lalong naging mainitin ang ulo nito. Miss, hindi naman siguro bago sa'yo na binili ka ng boss namin, hindi ba? Tumungo si Zenaya. Yun ang dahilan kung bakit narito ka. Pag-aari ka na niya, kaya kung ano man ang inuutos niya sa'yo, sundin mo na lang, para hindi tayo magkaroon ng problema. Wala nang nagawa si Zenaya, kundi sundin ang gusto ng lalaki. Hanggang sa lumabas na ito ng silid kung asan siya. Mabilis na lumapit sa kanya si Mint. Zenaya, sumunod ka na lang para hindi tayo pareho na malagot kay boss. Ayaw ko rin mawala ng trabaho, kaya hayaan mo akong gawin ang trabaho ko. Pero bakit? Bakit ako tatakot kayo sa kanya? Masamang tao ba siya? Sa bagay, andun nga siya sa ilegal na bintahan ng mga babae. Hindi mo kilala ang sinasabihan mo ng ganyan, Zenaya. Hindi mo siya kilala. At hindi mo gugustuhin na makilala siya. Halika na, dahil naghanda na ako ng panligo mo. Inalalayan ni Mitch si Zenaya patungong banyo. Kahit pareho silang babae, nakaramdam ng hiya si Zenaya nang hubarin ang kanyang damit. Ngunit kailangan dahil isa yun sa utos. Itinaas niya ang kanyang suot na damit kaya lumantad kay Mint ang mga pilat at pagaling na sugat nito. Bakit hindi mo sinabi? Oh my gosh, Zenaya! Bakit hindi mo sinabi ang mga ito? Magagalit ang boss kapag nakita niya ang mga to. Tarantang sabi ni Mint nang makita ang likod ni Zenaya na puno ng pilat ng latigo. Sa kanyang braso ay ang bugbog na galing naman sa hampas na matandang babae. Kitang-kita rin ang ribs ni Zenaya dahil sa kapayatan niya. Idagdag pa ang hita niya na puno din ng pasa. Hindi ko alam. At saka kailangan ko pa bang sabihin to sa inyo? Isa lang naman akong alipin dito. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Zenaya. Hindi ka na basta alipin dito. Dahil iba ka. Bilisan mo at nang magamot natin ang sugat mo. Hindi maaaring makita ni boss ang mga yan. Panigurado, dadana kang dugo. Isang oras nang matapos si Zenaya na ayusan, ang suot niya ay isang simpleng dress. Itim na dress na bumagay sa maputi at maputla niyang balat. Ngunit hindi mo bagay sa kanyang katawan dahil sa sobrang payat niya. Mistulang walking stick dahil sa gutom na inabot niya sa poder ng mga demonyo. Nilagyan na lamang ni Mint ng pulang kolorete ang kanyang labi upang maitago ang pagputla. Habang inilugay naman ang kanyang mahabang buhok. Handa na siya upang harapin ng lalaki. Pero hindi siya handa sa posibleng reaksyon nito. Natatakot siya dahil hindi niya pa rin makalimutan ang mukha nito at ang nakakatakot na presensya nito. Mauuna na ako, Zenaya, ha? Hindi kita pwedeng samahan kasi sabi ni boss ayusan lang kita. Mag-iingat ka at huwag kang gagawa ng ayaw niya para hindi ka mapahamak. Pagpapaalala ni Mint bago ito lumabas ng silid niya. Muling sinipat ni Zenaya ang itsura ng malaking salamin. Nalungkot siya sa nakikita dahil ibang-iba na siya noon. Ang babaeng nasa harapan niya ay napupuno ng pagdurusa at hinanakit. Para bang naglaho ang mga ngiti sa labi, ang buhay sa mga mata niya. 20 minutos na sa loob ng silid si Zenaya nang mapagpasyahan niyang lumabas na. Ito ang unang beses na tumapak siya sa labas ng silid matapos ang isang linggo. Unang bumungad sa kanya ay ang napakaganda at malaking hallway. Sa mga dingding nito, naroon ang mga malalaking painting. Mga kagamitan na sa tansya niya ay napakamahal. Sinuri pa niya ang buong paligid. Isa lang ang masasabi ni Zenaya, na ang lalaki ay isang makapangyarihang tao.
Hanggang kailan ka magliliwaliw? Hindi ka ba nagugutom? Napakislot si Zenaya nang marinig ang boses na yon. Galing ito sa likuran niya, kaya naman dali-dali siyang lumingon upang makita ito. Isang lalaki na gwapo ang nakatayo sa likuran niya. Nasa loob ng bulsa ang dalawang kamay habang nakasandal. Mataman na nakatitig kay Zenaya at tila sinusuri ang kabuuan ng dalaga. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Kinakabahang tanong niya dahil kakaibang lalaking nasa harapan niya. Simula sa ngisi sa mga mata ng lalaki, patungo sa mga mata nito na tila nambubuska. Alam ni Zenaya na hindi ito ang lalaking bumili sa kanya ng gabing yon. Hindi mo na ako maalala? Hindi mo na maalala ang lalaking bumili sa iyo, Santos? Isang linggo lang tayong hindi nagkita. Nakalimutan mo na ako? Hindi mo ba alam na nasaktan mo ako dahil dyan? Umakting pa ang lalaki na nasasaktan ng puso nito. Hindi ikaw ang lalaking bumili sa akin. Mahinang naibulong ni Zenaya. Gotcha! Sabi ng lalaki at saka mabilis na naglakad patungo kay Zenaya. Sa takot ni Zenaya, dali-dali siyang tumakbo palayo sa lalaki. Mistulang baliw ito na tawa ng tawa habang patuloy sa paghahabol sa kanya. Hanggang sa makarating si Zenaya sa dining room kung nasaan ang bulto ng lalaki na nakatayo roon. Nakilala niya agad ito, kaya sa takot niya ay mabilis siyang lumapit dito at yumakap ng sobrang higpit. What the freak? Sa liit mo ngayon ang bilis mong tumakbo? Ang likod ko! Ang tuhod ko! Reklamo ng lalaki na humahabol kay Zenaya. What the hell is your problem, Azzy? Ano naman ang kalukuhang pumasok sa utak mo at napagtripan mo si Zenaya? Iiling-iling na tanong ni Andrew na kasalukuyang pinapapakang steak sa pinggan. Gusto ko lang naman makilala ang babae ng kakambal ko. Gusto ko lang naman malaman kung worth it ba kesa sa babaeng pinatay niya. Nanigas ang katawan ni Zenaya nang marinig iyon, kaya napabitaw siya sa lalaki. Takot na takot siya dahil napapalibutan siya ng mga demonyo. Why? Takang tanong ng lalaki. Why ka dyan? Hindi mo ba nakita na gulat ang babae mo? Tapos why? Ang una mong tanungin ay dapat bakit ka tumatakbo? Wala ka talagang kasweet-sweet sa katawan, Azrael. Sabi ni Andrew. I am asking you, why? Hindi pansin ni Azrael sa kaibigan. Bagkos ang atensyon niya ay nasa babae. Isang linggo bago niya ito naharap dahil may kailangan siyang asikasuhin sa mga businesses niya. Matapos kasi niyang maiuwi ang dalaga sa mansyon, ay kaagad siyang umalis. Ayokong inuulit ang tanong ko, Queen. May pagbabanta na sa boses ni Azrael, kaya mas lalong namutla ang babae. Nangingilid na rin ang luha sa gilid ng mata nito. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko kasi maunawaan. Lakas loob na sagot ni Zenaya, kaysa naman magkalat ang utak niya rito. Bakit ka bumitaw sa yakap mo sa akin? Napaubo ang tatlong lalaki kahit wala namang iniinom ang mga ito. Gulat na may halong pandidiri dahil sa sinabi nito. Hindi ko sinasadya na yakapin ka. Natakot lang kasi ako sa kanya kaya yumakap ako. Eh hinahabol niya ako. And? That's not what I'm asking, Queen. Bakit ka bumitaw sa yakap mo sa akin? Bakit? I don't like repeating what I said, Queen. Mas lalo lamang nasindak si Zenaya. Sagutin mo na kung bakit ka bumitaw kasi hindi ka titigilan yan. Bulong ng lalaking humahabol kanina kay Zenaya. Kasi hindi dapat nangyayakap ng taong hindi naman kilala? Nabigla lang ako at saka natakot. So gawain mo talagang mangyakap ng basta-basta. Sino ang mga niyakap mo na? Tell me. Ikinasapan ng lalaki ang baril sa mismong harapan ni Zenaya. Mas lalong namutla ang dalaga
Kaya naman, gumitna na ang magandang babae na kanina pa pala nanonood. Azrael, stop it. Hindi mo ba nakikita na natatakot na ang babae mo? Pwede ka naman magtanong na maayos. Sita nito. So, let me introduce myself, Queen. Ako si Rosalinda at ako ang fiancé ng lalaking nasa likod mo. Ang lalaking may saltik na humabol sa'yo. Pagpasensyahan mo na at hindi ko lang siya natayin ng maayos. Pagpapakilala nito. Rosalinda, puisit kang babae ka? Aso lang talagang tingin mo sa akin, ha? Bakit? Kailan ka ba naging tao? Wala akong maalala na naging tao ko sa paningin ko. Tahimik naman na nakamasid si Azrael sa babae. Takot na takot ito kanina sa lalaki pero hindi mapigilan ni Azrael na mairita dahil tinanggal nito ang mahigpit na yakap. Yun ang unang beses na nakaramdam siya ng mainit na yakap galing sa isang babae. Zenaya. Mahina at baritonong tawag niya sa pangalan nito. Lumingon naman sa kanya ang babae. Bakit? Sit. Utos ni Azrael at tinapik ang hita. Nagtataka si Zenaya kung anong ibig sabihin nito, pero sumunod siya. Umupo siya sa katabing upuan ng babaeng nagpakilalang Rosalinda. Saka inosenteng lumingon muli kay Azrael, pero mas lalong dumilim ang mukha nito. I said sit. Nakaupo na ako. Katwiran ni Zenaya. Not there. Here. Sabay tapik sa hita nito. Gulat na gulat at namumula ang pisngi ng babae dahil sa gusto nitong mangyari. Pero hindi kumilos si Zen. Natulo siya sa inuupuan at hindi makagalaw dahil hindi siya sigurado kung dapat niya ba itong sundin. 1. Pagsisimula pa lang ng pagbibilang nito. Umupo ka na, Zenaya. Sige na, bago pa maubos sa mga upuan dito. At pati kami walang maupuan. Iiling-iling pang sabi ni Rosalinda. 2. Huwag mong hayaan na sirain ko pa ang mga upuan dito sa buong mansyon para lang maintindihan mo ang gusto kong iparating sa'yo. Babala ni Azrael. Kaya naman tumayo na si Zenaya at umupo sa kandungan ng lalaki. Ipinulupot pa nito ang dalawang matitigas na braso sa bewang niya. Isinuksok pa nito ang mukha sa gilid ng leeg ni Zen at saka tumahimik. Hindi naman nagsalita ang mga kasamahan nila at hinayaan sila sa ganung pwesto. This is better. Mahinang bulong ni Azrael na nakarating kahit paano sa tenga ni Zenaya. 2 buwan ang lumipas nang pumirmi na si Zenaya sa poder ni Azrael. Ayaw siyang pakawalan ng lalaki dahil pagmamay-ari raw siya nito. Wala na rin namang mapuntahan ng dalaga, kaya hinayaan na lamang niya ang lalaki sa gustong mangyari. Inaamin din niya na unti-unti nang nahuhulog ang loob kay Azrael. Sino bang hindi kung napakabait ito sa kanya kahit na hindi naman nila kilala masyado ang isa't isa. Zenaya, tawag sa kanya nang naging kaibigan na talaga niyang si Mint. Bakit? May problema ba? Aayusan sana kita kasi may mahalagang party kayong pupuntahan ni boss. Dala ko na rin ang susuotin mong gown, saka yung ilang gamit na kailangan mo. Iniangat ni Mint ang itim na paper bag na tangan. Nasabi ba niya kung saan kami pupunta ngayon? Saka hindi ko pa siya nakikita simula kahapon. Okay lang naman siya, di ba? Oo naman, huwag kang mag-alala. Malayo sa bituka ang tama niya. Sabi ni Mint na labis pinagtaka ni Zenaya. Simula kahapon ay hindi siya sinilip ng lalaki. Kaya bahagya siyang nagtampo dahil pakiramdam niya ay nakalimutan siya nito. Nga pala Mint, pwede ko ba malaman kung kasama si Rosalinda? Matagal ko na rin kasi siyang hindi nakikita. Hindi ko lang alam, pero panigurado naman ay hindi siya mawawala pag ganitong okasyon. Isiniper nga ni Mint ang suot niyang fitted dress na nagpakita ng kanyang magandang katawan. Isinunod na rin ito ang kanyang makeup kung saan hindi talaga siya makikilala. Napangiwi pa si Zenaya na makita ang sarili sa salamin. Kailangan ba na ganito ka kapalang kolorete sa mukha ko?
para kasing sobra naman. Dahil hindi ko na makita ang mata ko. Pwede naman light makeup? Hindi talaga komportable sa ganito. Reklamo ni Zinaya dahil mukha siyang nakakaakit. Ano ka ba? Yan ang uso ngayon. Lalo na gabi ang party. Kaya dapat makapal ang kolorete mo sa mukha. Huwag kang mag-alala. Dahil masusuot ka pa naman ng half mask. Saka inabot ni Mint ang half mask na kulay itim. 2 oras at natapos rin sila sa pag-aayos, kaya kailangan ng lumabas ni Zinaya palabas ng silid niya. Naabutan niya si Khan na mainit pa rin ang dugo nito sa kanya, at si Andrew na laging nakangiti. Oh God! Kapag nakita ka ni Azrael niyan, tiyak mababaliw ang isang yun. Puri ni Andrew kaya naman pinamulahan ng pisngi si Zinaya. Tara na, dahil kanina pa tayo hinihintay ni Azrael. Ang habilin niya ay ingatan ng babae niya, kundi tayo ang malilintikan. Paalala ni Azzy, saka na sila naglakad paalis ng mansyon. Kabadong-kabado si Zen, dahil ang bigat ng atmosphere ng paligid niya. Idagdag pa ang seryosong mukha ng mga kasama. Si Rosalinda lamang ang tanging nakangiti sa kanya at ipinaparamdam na maayos ang lahat. Hanggang sa makarating na sila sa party na sinasabi ng dalawa. Nanlaki ang mga mata ni Zinaya dahil sa ganda at laki nito. Hindi pa nakadagdag ang mga bisita na nakasuot ng magagarang damit na sa hula ni Zinaya ay mahalang halaga. Ready na daw ang lahat, sabi ni Azrael. Ang kailangan nating gawin ay bantayan si Zen na walang makalapit sa kanya. Tungkol naman sa babaeng kailangan niya, handa na rin, sabi ni Andrew sa dalawa. Nagtataka naman si Zinaya sa pinag-uusapan dahil pakiramdam niya may kakaibang mangyayari ngayong gabi. Bigla na lamang nakaramdam ng kakaiba sa habang pinagmamasdan si Rosalinda dahil ang mga mata nito ay nagsusumamo na tila nagsasabing magtiwala lamang sa kanya. Hindi na nakatiis si Zen, kaya siya na ang kusang lumapit. May tinatago ba kayo sa akin? Pakiramdam ko, parang may gusto kang sabihin pero hindi mo magawa tungkol kay Azrael. Makinig ka sa akin, Zen. Ito ang tatandaan mo. Ang lahat na makikita mo o maririnig mo at mararanasan mo ay hindi ka gustuhan ni Azrael. Kundi kailangan niya itong gawin upang protektahan ka. Anong ibig mo sabihin? Mas lalong nakaramdam ng takot at kaba si Zinaya dahil sa mga sinabi ni Rosalinda. Ngayon pa lang, hindi na makaya ng damdamin ni Zinaya. Basta, tatandaan mo, magtiwala ka sa amin dahil hindi ka namin pababayaan, lalo na si Azrael. Alam mo naman siguro ang tunay na nararamdaman niya, di ba? Tanong ni Rosalinda. Hindi isang manhid si Zen upang hindi makita ang pagmamahal na ipinapakita sa kanya ni Azrael. Hindi lang maamin ng dalaga ang tunay na nararamdaman noong una dahil sa takot na baka hindi siya magawang mahalin pabalik ng binata. Sino nga ba magmamahal sa kanya kung isa lamang siyang basura habang ang lalaki ay may magandang buhay, makisig at napakabuting tao? Hindi rin lingid sa kanyang kaalaman ng tunay na buhay ng binata. Dahil kahit wala siyang natapos, ay alam niya na ang mga negosyo na pinapatakbo nito. Isa itong mafia boss kung saan kumikitil ito ng buhay ng masasamang tao at ang mga inosenteng kakalabanin siya. Tanggap niya kung ano ito at kung anong klaseng pagkatao ang meron si Azrael. Dahil kahit pa i-deny, mahal niya pa rin ito. Magsisimula na ang party at humanda na kayong lahat, sabi ni Azzy. At saka pumuesto ang mga ito. At nagtataka man, pero nagtiwala naman si Zinaya sa mga sinabi ng kaibigan, kabilang na si Rosalinda. Namatay ang mga ilaw at nagkaroon ng ilaw sa may harapan. Isang matabang lalaki ang may suot na makinang na mga bato ang bumungad sa kanilang lahat. May hawak na mic at baril habang tanga ng babaeng hubot-hubad. Nakilala agad ni Zinaya kung sino to. Abby? Gulat na tawag niya sa kaibigan. Nakakalunos ang lagay nito dahil sa mga pasa at sugat na meron ng babae. Kusang pumatak ang mga luha ni Zinaya dahil sa awa na nararamdaman niya.
Gusto ko sanang tawagin si Azrael. Pumunta siya dito sa harap upang kunin ang pinakamamahal niyang babae. Hindi namin siya pinatay tulad ng utos niya. Pero kailangan niyang bayaran ng halaga na ginastos namin sa babaeng to. Sabi ng matabang lalaki. Mas lalong nagulat si Zinaya nang makita si Azrael sa harapan habang dala ang 10 malalaking maleta. Ibigay mo sa akin na babaeng yan dahil dala ko ang pambayad sa kanya. Sabi ni Azrael. Ngumisi nang nakakaloko ang matandang lalaki kaya ibinigay nito ang babae sa binata. Mabilis namang tinakpan ng lalaki ng dalang coat ang hubad na katawan ng babae. Yun lang ang gusto kong ipakita sa inyong lahat. Pwede na kayo mag-enjoy sa party. Nagtataka si Zinaya pero kahit na ganun, lakas loob siyang lumapit sa dalawang kasama na sina Andrew at Khan. Nanginginig ang mga paa ni Zinaya habang papalapit sa dalawa. Kitang-kita niya kung paano ito ingatan ni Azrael. Kung paano nito hayaan na lumuha ang babae sa dibdib nito. Nagtama ang tingin nilang dalawa, ngunit wala siyang makita kundi ang lamig at kawalan ng emosyon sa mga mata. Hindi na makita ni Zinaya ang mga mata noon na puno ng pagmamahal na nakatingin sa kanya. Azrael, Abby, anong ibig sabihin nito? Tanong niya. It's none of your business. Malamig na tura na parabang punyal na tumama sa dibdib ni Zinaya nang lagpasan siya ng mga ito. Nakatingin pa sa kanya ang mga tao, kaya nakaramdam siya ng konting kahihiyan kaya yumuko siya. Natapos ang party at umuwi silang lahat sa mansyon ng lalaki. At simula kanina ay buhat pa rin ni Azrael ang kaibigan. Zinaya, kumusta ka? Bakit ganyan na itsura mo? At saka sino yung buhat ni sir na dinala niya sa silid niya? Usyoso ni Mint sa dalaga. Walang maisagot si Zinaya kundi ang pagpatak ng mga luha niya dahil nasasaktan siya sa mga nangyayari. Hanggang isang linggo, ang lumipas at ngayon nakaharap ni Zinaya ang dating kaibigan na si Abby. Nang iinsulto ang mga tingin nito, lalo na nang ipakita nito ang suot na singsing at para na namang sinilaban si Zinaya sa sakit. Abby, pwede ba tayo mag-usap? Tanong niya sa babae. Gusto ko yan dahil marami din akong gustong ipamukha sa'yo. Hindi ba sinabi ko naman sa'yo na hindi ako matatanggihan ng isang Azrael? Siya pa ang pumunta sa akin upang kunin lamang ako. Hindi ko akalain na pagsasawaan ka niya ng ganun kabilis. May dahilan si Azrael kung bakit niya ginawa to. Hindi ako naniniwala na ikaw ang gusto niya sa ating dalawa. Naramdaman ko ang pagmamahal niya sa akin, kaya malabo ang sinasabi mo. Matapang na sabi ni Zinaya. Talaga ba? Bakit hindi mo nalang tanggapin na gumastos siya na napakalaking halaga para lang makuha ko? Akala ata niya may papapala siya sa'yo eh. Anak ako na isang mafia boss. At kahit ganito lang ako, ay kaya ko maging reyna niya upang maging partner niya sa mga gulo. Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mo. At lalo nang magtitiwala ako kay Azrael. Mas lalong umisi si Abby nang nakakaloko kay Zinaya. Kinuha pa nito ang maliit na bread knife at saka pinaglaruan sa mga kamay. Gusto mo bang makita kung sino ang mas mahal sa atin ni Azrael? Gusto mo bang ipamukha ko sa iyo kung sino ang mas mahal niya sa atin? Hindi kumibo si Zinaya. Tumayo si Abby at ibinato ang kutsilyo sa kanya. Hindi nakailag si Zinaya kaya nadaplisan siya sa balikat. Nakangiti na parang demonyo si Abby habang tanga ng isa pang kutsilyo. Isa ka talagang talunan, Zinaya. Ni hindi mo nga kayang protektahan ang sarili mo? Nababaliw ka na ba? Bakit mo ba ginagawa to? Para ipamukha sa iyo kung sino ang mas mahalaga kay Azrael. Lumapit si Abby sa babae at saka pinahawak ang isang bread knife. Naalerto si Zinaya sa gusto nitong mangyari kaya naman tinulak niya ang babae ngunit hindi ito bumitaw. Bumaon ang bread knife sa tagiliran nito na kinagulat ni Zinaya. Bago pa niya maitulak ang babae, ay sumubsob na siya sa madamong lapag. What the hell is wrong with you, Zinaya? Hindi kita hinayaan na manatili rito para lang saktan si Abby.
Malakas na sigaw ni Andrew. Nagulat si Zinaya sa akto ng kaibigan dahil ito ang unang beses na ginawa ito ni Andrew. Pero hindi ako may gawa. Siya ang gumawa. Depensa ni Zinaya. I saw you. Kitang-kita ko kung paano mo siya sinaksak. Malalagot kami kay Azrael kapag nalaman niyang nasugatan ng asawa niya. Bulyaw pa ni Andrew na mas lalong nagpalamig sa mga kamay ni Zinaya. Binuhat pa ito ni Andrew at saka dinala sa ospital habang siya ay naiwan at lumuluha dahil bigla na lamang nagbago ang lahat. Awang-awa pa si Mint na nakatingin sa kanya, ngunit hindi na lamang siya nagsalita. Pumasok siya sa loob ng silid at iniyak ang lahat ng hinanakit na meron siya, hanggang sa makatulog siya sa kanyang pag-iyak. Madaling araw nang maalimpungatan si Zinaya dahil sa mainit-init na halik na tumama sa noo niya. Nang magising siya ay wala namang ibang tao, ngunit nakabenda ang sugat niya sa braso. Marahil, ginamot ito ni Mint nang hindi niya napapansin. Napagpasyahan na rin ni Zinaya na lumabas ng silid dahil nag-aalboroto na ang tiyan niya sa gutom. Hindi na rin niya inabala pa si Mint at basta na lamang nagtungo sa kusina. Pero naabutan niya si Azrael na umiinom ng alak. Nagkasalubong naman ang mga mata nilang dalawa. Ayaw man sanang pansinin ni Zinaya ang binata dahil masama ang loob niya pero hindi niya matiis. Bakit ka ba umiinom? Hindi mo ba alam na makakasamayan sa atay mo? At saka nasan si Abby? Bakit hindi ka man lang niya inaasikaso? Why? Tanong ni Azrael. Kaya naman tumigil sandali si Zinaya sa pamumulot ng mga bote na walang laman. Anong why? May gusto ka bang pag-usapan? Nag-away ba kayo ni Abby? Pakiramdam ni Zinaya ay may malaking bato ang nakabara sa lalamunan niya. I love you so much. Naibulong ni Azrael, pero ngumisi lamang si Zinaya dahil sa sakit. Dahil inakala siya ng lalaki na si Abby. Kung kasalanan man ang gagawin niya, ay sana patawarin pa siya ng Diyos. Hindi mo ba alam na mahal din kita? Mahal na mahal kita. Pero anong magagawa ko? Hindi naman ako ang mahal mo. I love you so much. To the point that it's hard to choose. Ayoko may mangyaring masama sa iyo but at the same time, ayokong nakikita ka nasasaktan dahil sa akin. Azrael? Mahinang bulong ni Zen sa pangalan ng lalaki. Yes, baby? Malambing na manatura ni Azrael. Kiss me, please. Kiss me hanggang sa mawala ang lahat ng sakit na nararamdaman ko ngayon. Puno ng pagsusumamo na sabi ni Zinaya. Akala niya tatanggihan siya ng binata. Pero hindi. Dahil bigla na lamang siya nitong siniil ng halik. Nanginginig pang tumugon ng halik si Zinaya hanggang sa magpakalunod sila. Mahimbing na natutulog si Azrael nang magpa siya na lumabas si Zinaya sa silid nito. Pero ang hindi niya inaasahan nang makita si Khan na nakasandal sa pader at nakatingin sa kanya ng masinsinan. Lalagpasan sana nito ang lalaki, ngunit napatigil siya nang magsalita ito. Gusto mo bang malaman kung bakit ginagawa ito ni Azrael? Gusto mo bang magkaroon ng silbi sa kanya? Gusto mo bang malaman na ginagawa niya ang lahat ng ito dahil sa'yo? Anong ibig mong sabihin? Kailangan mong pumili, Zinaya. Magpakalakas at bumalik upang maging karapat-dapat ka. O maging talunan at hayaan na magdusa si Azrael. May alam ka sa nangyayari sa kanya? Hindi lang alam. Dahil alam ko ang bawat detalye at narito ako upang alokin ka. Pero kailangan mo kong tulungan pabalik. Ano? Bago ko sabihin sa iyo ang lahat, kailangan mong umalis sa buhay ni Azrael. Ano? Hindi ko naman pwedeng gawin ang gusto mo. Kahit na ipagtulakan niya ako, mananatili pa rin ako dito. Mananatili pa rin ako sa tabi niya. Pagtanggi ni Zinaya. Isipin pa lang niya na malalayo siya sa binata, hindi niya na kaya. Kahit na masakit na makita niya si Abby at ang taong mahal niya, ay kaya niyang magtiis. Basta makita lamang niya ito araw-araw at sinusuportahan.
Tunog desperada. Ngunit ganun niya kamahal si Azrael. Makinig ka na mabuti sa akin, Zinaya. Ang kailangan mo ay magpalakas. Dahil hindi biro ang mga kalaban ni Azrael. Hindi maaari dito ang isang mahinang katulad mo dahil magiging pabigat ka sa amin. Saka lang naalala ni Zinaya ang ginawa sa kanya ni Abby. Halos wala siyang naging laban upang protektahan ang sarili. Tama si Khan na magiging pabigat lamang siya sa lahat at mas wala siyang maitutulong. Anong dapat kong gawin? Sabihin mo lang dahil handa akong gawin ang lahat para sa kanya. Desidido ang sabi ni Zinaya. Mas lalo lamang umiti si Khan nang makita ang tapang at lakas ng loob niya. Kailangan niya ang babae dahil ito lamang ang makakatulong sa kanya upang makita ang babaeng tinakasan siya. Makinig ka sa lahat ng sasabihin ko. Ayoko nang paulit-ulit. Sabi ni Khan. Nang madaling araw na yon, umalis si Zinaya na buo ang loob. Iniwan niya si Azrael, dala ang lakas ng loob at tapang na magagawa niyang malagpasan ang lahat ng tulong na ibinigay sa kanya ni Khan. 5 taon ang lumipas nang mangyari ang nagpabuwag sa grupo ni Azrael. Halos mapatay niya ang lahat dahil hinayaan nilang makaalis si Zinaya, ang kanyang babaeng minamahal. Ginamit niya ang lahat ng kapangyarihan at salapi, mahanap lamang ang babae. Ngunit bigo siya dahil may makapangyarihang tao na tumutulong dito. Dahil rin dito, nagawa ni Azrael na kitilin ang buhay ng mga traitor sa grupo at ikulong ang stepfather na may pasimuno. Kung bakit nagawa niyang kunin si Abby upang maging pain at hindi nila nalaman ang totoong kahinaan ng lalaki. It's good to be finally back. 5 taon ko rin namiss ang Pilipinas. Lalo na ang init ng panahon. Nakangising sabi ni Zinaya nang makalabas ng private plane. Tinulungan siya ni Khan na maging malakas upang hindi maging pabigat at ngayon kailangan niya nang bawiin ang sa kanya. Kailangan na niyang balikan si Azrael. Kaya ayokong bumalik ng Pilipinas eh. Dahil sa init ng panahon, palagi ba namang may trial sa impyerno? Sa bagay nga si Khan, impyerno na rin siya, dagdagan pa ng araw. Hasik ni Bel na nakasunod kay Zinaya, bitbit ang anak. Si Bel ang asawa ni Khan na itinago rin ito sa ibang bansa. Ngayong nagbabalik na sila upang manggulo sa buhay ng mga ito. Hindi mo ba namimiss ang asawa mo? Sino naman na makakamiss sa isang yun? Bantay sarado ako dyan. Maski sa pagutot ko ay dapat alam niya. Umira pa ito, kaya hindi napigilan ni Zinaya na matawa. Ang sweet nga ng asawa mo eh. Kahit ata poop mo, alam niya ang kulay. Gatong pa ni Zinaya bago kinuha ang walkie-talkie sa bulsa. Azrael, nasan kang lintik ka? Huwag mong sabihing nauna ka nang sumakay ng sasakyan. Mama, narito na po ako sa sasakyan. Ang bagal niyo po kasi ni Tita Bel. Sabi naman ng anak niya, kaya napailing siya. Nagbunga ang isang gabi na pagniniig nila ni Azrael. At ito ngayon, ang anak nilang si Azrael. 5 years old, na carbon copy ng lalaki, at maski ang ugali nito, ay kuhang-kuha ng anak nila. Ang tagal niyong dalawa ha, hindi niyo ba alam kung gaano kahirap takasan ang mga tauhan ni Azrael? Sa lubong ni Rosalinda, na prenteng nakaupo sa loob ng sasakyan habang kalong ang anak ni Zinaya. May nagsabi ba sa'yo na sumama ka rito? Magre-reklamo ka lang pala, hindi ka na dapat sumama. Mataray namang sabi ni Bel. Bel, hindi porket asawa ka ni Khan ay hindi na kita ibabalik sa bansang pinanggalingan mo. Wala na tayo encounter na kinatuwa ko. Paano kasi? Nakakainis kang bubita ka. Hindi mo man lang ako tinawagan? Nagtatampo pang sabi nito. Pero lumipat ang tingin ni Rosalinda kay Zinaya. Long time no see, bitch. Ang laki ng pinagbago mo sa totoo lang. Handa ka na bang bawiin ang sayo? Makahulugang sabi ni Rosalinda. Ngumiti ng nakakaloko si Zinaya bago pumasok ng sasakyan. Handa pa ako sa handa. Halos 6 taon din ang tiniis ko upang makaabot sa araw na to. Sa kabilang banda,
ay si Azrael na panayang inom ng alak. Dahil matapos ang pag-report ng tauhan niya, wala pa ring balita kay Zinaya matapos ang halos 6 na taon na paghahanap rito. Azrael, mag-usap naman tayo. Pagsusumamo ni Abby. Naging impyerno ang buhay niya matapos mawala si Zinaya. Naging masama sa kanya ang binata at hinayaan siyang makailang ulit na mapatay. Leave! Nang gagalaiting sigaw ni Azrael. Makinig ka sa akin, Azrael. Wala akong kinalaman sa pagkawala ni Zinaya. Pinagsisisihan ko na ang ginawa ko sa kanya. Halos pumitik ang sakit ng ulo ni Azrael dahil sa stress at problemang kinahaharap. Dahil sa rindid ang paghagulhol ni Abby, nasagi niya ang laman ng ibabaw ng mesa. Nagwawala si Azrael dahil sa galit na nararamdaman niya. Azrael, pakiusap, makinig ka. I said leave! Freaking leave! Huwag mo na rin ipapakita sa akin ang pagmumukha mong demonya ka. Malakas na sigaw ni Azrael, kaya mabilis na lumabas si Abby habang umiiyak. Umupo si Azrael sa swivel chair at saka pumikit. Muli niyang naalala ang masayang mukha ni Zinaya na nagpapatak ng luha sa gilid ng pisngi niya. Ang isang kinatatakutang tao ay nagpapakita ngayon ng kahinaan. At ang mas malala ay pumatak pa talaga ang luha niya. Ang isang mamamatay tao noon, umiiyak na ngayon dahil sa pagkawala ng babaeng pinakamamahal. Sa isang silid kung nasan si Zinaya at Rosalinda, seryoso silang naghahanda dahil ngayon ang araw na susugod ang grupo ni Azrael sa kalaban nila. Napagpasyahan ni Zinaya na maging parte ng labang ito upang makita na rin si Azrael dahil halos 6 na taon niya itong hindi nakita. Mama, how about me po? Saan po ako magstay? Tanong ng anak niya na nakatingin sa kanya. Anak, kay Tita Bel ka muna, okay? Hindi ka makakasama ngayon. Delikado ang pupuntahan ni Mama. I understand po, Mama. Oh, hindi talaga ako makapaniwala na nagkaanak ang demonyong yun ng isang anghel. Singit ni Rosalinda habang nakatingin sa bata. Anghel, namana ng batang yan ang ugali ng demonyo niyang ama. Huwag kayo magpapalunod sa anghel niyang muka dahil demonyo din yan. Sabi ni Belle, nakapapasok lang. Nakasuot ng all-round black si Zinaya. May mga armas sa gilid ng hita, balikat at bewang. May suot din siyang maskara upang hindi siya makilala ni Azrael dahil baka masira ang plano nila. Hindi na ba talaga magbabago ang desisyon mo, Zinaya? Pwede ka naman kasing pumunta ng mansyon niya at sabihin na, "Hello, buhay ako, inanakan mo rin ako." Sabi ni Belle. Hindi ganun kadali ang gusto mong gawin, Belle. Dahil ang gusto ko, may thrill. Saka pang umisi si Zinaya ng malapad. Naghanda na ang lahat at saka ng motorbike sina Rosalinda at Zinaya. Habang papalapit si Zinaya, mas lalo lamang siyang kinakabahan dahil sa wakas, matapos ang halos 6 na taon, makikita niya na ulit si Azrael. Simula kasi nang pumayag siya na gusto ni Khan, ay hindi na siya nagkaroon pa ng pagkakataon na makita ang binata. Mabilis lamang ang biyahe at mabilis na nakarating sila sa mansyon ng lalaki. Maraming tauhan na ang nakahanda sa labas, kaya dumiretso sila papasok ng mansyon. Bumilis ang pagtibok ng puso ni Zen nang dumaan sa harap niya si Azrael na kunot ang noo. Mabuti na lang at suot pa niya ang helmet, kaya hindi napansin ang patak ng mga luha niya. Malaki ang pinagbago ng lalaki dahil na rin ito sa bigote at balbas at maitim na ilalim ng mata. Mahaba rin ang buhok nito, pero hindi nabawasan ang kagupuhang taglay nito. Ayoko ng palpak at ayoko ng tanga. Naiintindihan niyo bang lahat? Sigaw nito bago sumakay sa loob ng sasakyan. Nakarating sila sa may gubat at kanya-kanya ang pasok nilang lahat, pero hindi sumunod si Zinaya. Bagkus, sinundan niya si Azrael. Lumiko pa ang lalaki kaya sinundan niya pa ito. Naging kampante si Zinaya, kaya naman nagulat na lamang siya ng maramdaman ng malamig na baril na nakadikit sa leeg niya. Who are you and why are you following me? Tanong ni Azrael.
Pero hindi nagsalita si Zenaya. Bagkus, mas lalo lamang na-excite siya dahil alam ng lalaki kung sino siya. Hindi ka ba magsasalita? O hahayaan mong kumalat ang bungo mo sa paligid? Dagdag pa nito, pero kesa matakot, nagkibit-balikat pa siya. Nakataas ang dalawang kamay para sabihin na hindi siya lalaban. Pero sa bilis si Zenaya, pumihit siya paharap at sinipa ang kamay ni Azrael na may hawak ng baril. Nabitawan ng binata ang baril kaya sinamantala ni Zenaya upang paulan ng suntok at tadyak ang lalaki. Ngunit dahil isang mafia boss ang kalaban niya, walang kahirap-hirap siya nitong sinangga gamit lamang ang isang kamay. Hindi mo talaga sasabihin kung sino ka? Then walang iiyak kapag nabalian kita ng buto. Gigil na sabi ni Azrael bago ito sumugod. Tamang iwas at takbo lang ang ginawa ni Zenaya. Inaamin niya na napakagaling ng lalaki at hindi siya makasunod. Hanggang sa natalo si Zenaya at naisubsob siya ni Azrael sa lapag. Tatanggalin na dapat ni Azrael ang helmet niya, pero isang malakas na pagsabog ang pumigil sa kanila. Sinamantala ito ni Zenaya, kaya naman nabitawan siya ng lalaki. Pero isang kalaban ang pumaikot sa kanila. Kung sinuswerte nga naman kami, narito pala ang puso. Paano yan? Kapag napatay ka namin, tiyak na babagsak na ang imperyo mo. Kung kaya niyo akong patayin. Nakangising sabi ni Azrael, kaya naman sabay-sabay na sumugod ang lahat. Paulit-ulit na napamura si Zenaya dahil sa dami ng kalaban. Pero nagawang patumbahin ni Azrael ang lahat ng ito. Ayos na sana ang lahat, ngunit isang lalaki ang may tanga na baril ang nagpahinto sa mundo ni Zenaya. Parang slow motion ang lahat. Bago pa man mapunta ni Zenaya ang kalaban, isa pang putok ng baril ang umalingaungaw. Si Azrael na may dalang electric shock ang may gawa, kaya naiputok nito ang baril sa ibang direksyon. Napaluhod si Zenaya dahil sa labis sa pagkagulat. Dahil ang akala niya, mawawala na sa kanya si Azrael. Pero nawala ang isip ni Zenaya na nasa harapan lamang nila ang anak. Are you okay po, mama? Gulat na gulat si Azrael habang nakatingin sa batang lalaki na nakasuot ng itim na damit at may dalang gamit. Kamukhang kamukha niya ang batang lalaki, lalo na ang mga mata nito. Para bang huminto ang mundo ni Azrael habang nakatingin sa bata. Bigla din tumibok ang mabilis ang puso niya nang makita ang babae na may suot pa ring helmet. Anak naman, hindi ba sinabi kong delikado? Bakit ba ang kulit mo? Hindi ka nakikinig kay mama. Galit na sabi ni Zenaya sa anak. Mas lalong nakumpirma ni Azrael na ang babae ay pamilyar sa kanya ang boses. Tumibok ng mabilis ang puso niya habang pinapanood ang dalawa. Baby! Baby Azrael, kamusta ka? Hindi ka ba nasaktan? Sabi sa'yo magagalit ng mama mo pag nalaman niya eh. Gulat na gulat si Rosalinda nang magtama ang mga mata nila ni Azrael. Ngayon pa lang, alam nila na patay na sila sa lalaki. Mama, kasi po sabi ni Tita Rosalinda ay kikitain mo si Daddy kaya ako sumama. Inosente pang sabi ng bata. Wala nang nagawa si Zenaya kundi alisin ang suot niyang helmet. Kitang-kita ni Azrael ang magandang mukha ng dalaga. Mas lalo itong gumanda. Hindi na napigilan pa ni Azrael at mabilis na tumakbo patungo sa mag-ina niya. Nagulat na lamang si Zenaya nang yakapin sila ng sobrang higpit ng lalaki. Oh God! Maramdaming sabi ni Azrael. Naramdaman ni Zenaya ang basang luha na pumatak sa kamay niya. Hindi makapaniwala si Zenaya na makikita niyang umiyak si Azrael ngayon sa harapan niya mismo. Azrael, maraming tao sa paligid. Sabi ni Zen habang nakatingin sa mga kasamahan niya habang walang patda ang mga luha ni Azrael. Dahil ang kinatatakutan nilang si Azrael ay parang batang sa wakas ay nasa piling na ng kanyang mahal. Sa loob ng kotse parang linta na nakakapit si Azrael kay Zenaya. Ganoon din ang anak nila na nakakapit din sa binata. Natapos kahit paano nang matiwasay ang laban na naganap. Wala namang namatay ngunit marami ang sugatan. Hindi ako mamamatay sa bala, kundi sa suffocation dahil sa pagyakap mo.
ani Zinaya sa lalaki. Kaya mas lalo lamang humigpit ang yakap ni Azrael sa kanya. Mama, bakit po umiyak si Daddy? Hindi po ba siya masaya na nakita niya na tayo? O inaway mo po siya? Tanong ng kanilang anak na nagpakibot kay Azrael. No, hindi ako inaway ng mama mo. Ngayon naman ay nakatingin si Azrael sa bata at lumuluha dahil nagkaroon sila ng anak na mga panahon na wala ito sa kanya. Hindi niya maisip kung paanong hirap ang naranasan ng dalawa noong mga panahong yun. Ano po? Why are you crying po? Kasi masaya ako na makita kayo ulit. Kasi ayoko nang mawala kayo ulit. At hindi na ako papayag. Hindi naman po kami aalis, Daddy. Hindi ka po namin iiwan. Niyakap ni Azrael ang anak ng mahigpit. Tahimik lang si Zinaya habang pinagmamasdan ng dalawa. Akala niya magiging mahirap ang pagbabalik nila. Ngunit hindi. Nakaramdam siya ng konsensya na hinayaan niyang mag-isang lalaki sa loob ng halos 6 na taon. Pero ngayon tapos na ang lahat ng hahadlang sa kanila. At hindi niya nahahayaan pa na agawin ang buhay at lalaking para sa kanya. Mahigpit ang hawak ni Azrael sa kamay ni Zinaya nang makababa sila ng mansyon. Karga din ito ang anak nila nang pumasok sila sa loob. Pero napatigil sila na makita si Abby. Malayong malayo sa Abby na huling nakita niya. Payat ito at halata ang pagod sa mga mata. Kaysa makaramdam ng galit, mas nakaramdam siya ng awa. What are you doing here? Hindi ba sabi ko sa'yo huwag mo na ipapakita ang pagmukha mo rito? Hindi napigilan ni Azrael ang galit niya. Zinaya, pwede ba tayo mag-usap? Pagsusumamo ni Abby. Pumayag siya kahit hindi na pumayag si Azrael. Pero sa huli, wala ding nagawa ang lalaki kundi hayaan silang dalawa na mag-usap. Nakabalik ka na pala. Mabuti naman. Dahil ang tagal kang hinintay ni Azrael. Pagsisimula ni Abby. Anong gusto mong pag-usapan? Pwede mo naman akong diretsuhin at huwag na magpaligoy-ligoy pa. Gusto kong humingi ng tawad sa lahat na nagawa ko sa iyo, Zen. Simula nang mawala ka, sinubukan kong kunin ang puso niya pero sa iyo lang talaga eh. Patawarin mo ako kung hindi ako naging mabuting kaibigan sa iyo. Ilang taon kong dinala to. Hindi naman ako galit sa iyo, Abby. Alam ko na ginamit ka lang din ni Azrael noon. Salamat sa pag-aalaga sa kanya ng mga panahong wala ako. Hindi ako galit dahil kahit papaano ay naging magkaibigan tayo. Nakangiting sabi ni Zen na mas lalong nagpalaya kay Abby. Nagkaayos sila ng gabing yun at kung ano man ang gusto't sa nakaraan ay naayos. Naging maayos ang lahat at wala nang dapat pang isipin dahil tapos na ang paghihirap nila. Isang linggo matapos ang mangyaring lahat ng yun, nagsama na sina Azrael at Zinaya bilang isang pamilya. Ngunit nalaman ni Azrael ang ginawa ni Khan dahil ito pala ang lalaking nasa likod ng pagkawala ng babae. Tulungan mo naman ako, Zinaya. Matapos kitang tulungan at tapusin ang lahat ng taong gustong pumatay sa'yo, papabayaan mo lang ako? Sabi ni Khan na nakaluhod ngayon sa asin. Ito ang parusa sa kanya ni Azrael. Wala akong magagawa dahil kahit asawa ko na ngayon si Azrael, hindi ko pa rin siya kayang salungatin. Love, baka naman gusto mo akong halikan, pampalakas lang. Pagsusumamo pa nito sa asawa na si Belle. Inirapan lamang siya ng asawa at pinagpatuloy ang ginagawa. Naabutan pa ni Zinaya si Andrew na kasama ang anak at ang asawa nito na nag-aalmusal. Kain tayo, luto ni Andrew. Medyo matabang lang pero pwede nang pagtiyagaan. Sabi ng asawa nitong si Olivia. Babe naman! Suway naman ni Andrew. Napangiti si Zinaya dahil sa naging mabuting kalagayan ng mga ito. Sunod niyang nadaanan si Rosalinda at Azzy. Hindi mo talaga sasabihin sa akin kung sino yung lalaking humawak sa kamay mo? Hindi ko naman papatayin. Puputulan ko lang ng kamay. Eh bakit ko sasabihin sa'yo yung babae na dumikit sa'yo, pinatay ko? Hindi naman, di ba? Masungit na saad naman ni Rosalinda. Napailing-iling na lamang si Zinaya
dahil hanggang ngayon ay nag-aaway pa rin ang mga ito. Nabungaran ni Zen ang mag-ama niya na naghaharutan sa may garden. Hindi na maalis ang ngiti sa labi ni Zenaya dahil sa wakas, nakamtan niya na ang pamilyang pinapangarap niya. "Wife, come here." Sabi ni Azrael na may malaking ngiti sa labi. "Mama, sabi ni Daddy magkakaroon na daw ako ng bagong kapatid." Sabi naman ng anak niya. Napahagik-gik na lamang si Zenaya at mabilis na lumapit sa dalawa. Yakap na mahigpit ang binigay niya sa lalaki at mabilis na halik sa labi nito. Ito ang pinakamasayang araw na naranasan ni Zenaya. Dahil sa wakas, nasa bisig niya ang kanyang mag-ama. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Mafia Boss, Virgin Bitch, written by Lady Precious. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likhang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!